Reklamo ng paso sa katawan ng isang lalaki matapos masunog ang isang bahay sa Quezon City, habang sa Las Piñas City naging pahirapan ang pag-apula sa isa ring sunog doon. Nagbabalik si Dave Abuel. Madaling araw, binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Talon Uno sa Las Piñas. Sila Roderick, nagising na lang daw sa amoy ng nasusunog na kawad ng kuryente. Bigla lumabas na lang yung apoy. Tapos sumabog dito. Tsaka lumaki yung apoy. Tuloy ang putukan ng mga kawad habang nag-aapula ang mga bumbero. Pasado alas 5 na nang tuloy ang napatay ang sunog. 6 na bahay at 7 commercial establishment ang natupok. Sa ngayon, patuloy na inaalam kung anong mitsa ng apoy. Madaling araw din nang gising itong sunog sa Barangay Santa Cruz sa QC. Naapula rin naman agad ang apoy. Wala namang nadamay na ibang bahay. Pero isang helper na kinilalang si Mark Willidje ang nagtamo ng first degree burn. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi. Agaw eksena naman itong kotse na ito nang biglang magliyab sa gitna ng northbound lane ng EDSA tanghali noong Sabado. Ang kotse tumirik raw muna bago nagliyab ang makina. Mabilis namang rumisponde ang mga bumbero sa nasunog na kotse. In upon interview with the owner, ang sabi niya ay biglang may napansin na lang siyang umusok doon sa ilalim ng hood ng sasakyan. And then nung tinigil niya na, yun, biglang umapoy na yung sa kanyang sasakyan. Lumalabas sa kanilang investigasyon na electrical ang posibleng dahilan ng pag-apoy ng sasakyan na pag-aari ni Agimat Partylist Congressman Brian Revilla. Bukod naman sa traffic, wala nang ibang nasaktan. At naialis din sa EDSA ang nasunog na kotse bandang alas 2 ng hapon. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.